Nagluluto tayo ng sinigang na bangus sa bayabas. Yan, tara. Nagluto tayo at linisin muna natin yung ating bangus. Yan. Linisin natin mabuti ang bangus. Tanggalan muna natin ng kaliskis. Pag nagsisigang, kailangan alisin yung kaliskis ng bangus. Pagka nagpiprito, kahit di mo natanggalin yung kaliskis niyan. Basta pag nagluluto ka ng may sabaw, delgado, alisin mo yan. Tapos tuloy natin yung buntot. Tapos hiwain na natin. Sama na natin buntot kahit matinik. Tapos tanggalan natin ang hasang yung ulo. Alisin din natin yung laman loob niya. Kasi mapait yan eh. May atay yan sa loob. Nang matanggal yun, saka hugasan mabuti. Yan, tapos hugasan natin mabuti ating isda. Yan, bangus. Ito na yung bayabas natin. Yan yung panunuka natin. Hugasan lang tapos balata natin isa-isa. Natanggal kasi balat yun. Tapos mamaya tanggalin natin yung buto niya. Huwag na natin isama. Kasi pagka inihigop mo yung sabaw niya, sumasama yung buto. Tsaka sumisingit yun sa mga ngipin natin. Yan, isa-isa ko tinanggal yung buto niya. Okay lang yan, tanggalin natin. Yung iba, hindi na yung tinatanggal. Pero ako, inaalis ko kasi. Dahil isingit talaga sa ngipin yun. Malasa pa rin naman kasi yan. Tapos maghiwa lang tayo ng kamatis saka sibuyas. Mamaya lagyan din natin ng siling panigang. Tapos yung kawali natin may tubig, lagyan na natin yung bayabas, sibuyas, kamatis, saka natin pakuluan. Sana na natin. Ang pagka kumukulo na, pwede na natin lagay yung bangus. Hindi kasi natin pwede isabay dahil madudurog yung isda natin. Lagay natin. Tapos timplahan natin ng patis. Tantsa-tantsa lang tayo. Hindi naman niya naalat. Basta kabisado mo na. Timplahan din natin ng konting paminta. Tapos pakuluan lang natin. Hanggang lang natin maluto yung bangus.
Pag kumukulo na, pwede na natin lagay yung talbos natin. Lagay na natin yung talbos. So, yan yung sili natin, panigang. Iwasan natin haluin kasi madudurog yung isda. Ganyan lang. Pakuluan lang natin saglit. Takpan natin. After ng mga ilang minuto, okay na yan. Luto na. Eto na, luto na yung sinigang nating bangus sa bayabas. Sigurado magugustuhan din nito yung kahit yung mga bata. Gusto niya yung sabaw. Ngayon ako pinakain yung sabaw niya.